para sa mga headlines. Weather forecast. Ang heat index forecast sa Metro Manila at dalawang iba pang rehiyon ay inaasahang mararating ang mapanganib na antas ng 46 degrees Celsius. In local news, ang mga nahalal na tusyal na sangkot sa Epal Moves ay hindi pa sumasailalim sa pagsusuri mula sa COMELEC. Ang pagbabawas sa mga kurap na pulis ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon sa Normin. Ang laban sa labor-only contracting ay patuloy na isasagawa ng FFW. For the National, 3 bayan sa Bukidnon ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Isang hukuman sa Pilipinas ang huminto sa produksyon ng GMO golden rice dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. International news, isang tycoon na mga soft drinks sa Vietnam ang hinatulang magpakulong sa isang kaso ng pandaraya na nagkakalaga ng $40 million na isang hukuman. Entertainment, si Angeline Quinto at ang kanyang ng showbiz na nubyo na si Norive Dakina ay nagpakasal na. Si Julia Barreto ay pumunta sa Jakarta para sa premiere ng Secret Ingredients. Sports, ang UST ay nakakuha ng huling Final Four spot sa UAAP Junior High School Basketball, NBA. Ang susunod na 3 puntos ng Heat ay nagulat sa Celtics, nagpantay ng playoff series. At para sa international feature, maraming nominasyon sa mga parangal ang natanggap ng mga Pilipino sa Broadway. National feature, plano ng Mega World na magtayo ng museo sa Mactan, Cebu. Trivia, ang Balinotera muscolus kilala rin bilang isang blue whale. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Ang heat index forecast sa Metro Manila at dalawang iba pang rehiyon ay inaasahang mararating ang mga mapanganib ng antas ng 46 degrees Celsius. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA ay naglabas ng babala tungkol sa mapanganib na heat index na umabot sa 46 degrees Celsius sa Metro Manila, Cavite at Pangasinan hanggang ngayong Biyernes. Sinabi ng tagapagbabala Alcazar Aurelio na maaring maranasan ang heat index na 45 degrees Celsius sa Nueva Ecija at Olongapo City habang maaring umabot sa 40 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang iba pang mga lugar. Nagpapayo ang PAGASA ng mga pag-alala dahil sa mataas na temperatura ay maaring magdulot ng mga sakit na naugnay sa init. Binanggit din ni Aurelio ang impluensya ng mga Easterlies at ng Intertropical Coverage Zone na nagdudulot ng mga pulupulong pag-ulan at pagkulog. Gayunpaman, inaasahan ang magandang panahon na may malinaw na kalangitan hanggang sa katapusan ng Linggo. Nagpapayo ang PAGASA na bawasan ang mga outdoor na aktibidad, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at manatiling hydrated upang maiwasan ang dehydration. And for the local news, ang mga nahalal na opisyal na sangkot sa Epal Moves ay hindi pa sumasailalim sa pagsusuri mula sa COMELEC. Cagayan de Oro City, walang nilalabag na batas sa eleksyon ang ginawa ni City Mayor Orlando Clark Scoy kamakailan sa pagtatanghal sa ilang aktibong konsihal ng lungsod at mga kamag-anak na pinapaniwalaang papalapit sa mga huling termino ng mga miyembro
ng Konseho ng Lungsod sa eleksyon ng 2025. Ipinapaliwanag ito ni Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravilo matapos ang mga aktibidad ng alkalde sa iba't ibang barangay sa mga nakaraang linggo. Sinabi ni Ravilo na bagaman ang mga aktibidad sa politika ng mga politiko ay hindi pa sa loob ng panahon ng eleksyon. Kulang ang otoridad ng COMELEC na pakialam. Gayunpaman, hinikayat niya ang iba pang mga ahensya ng gobyerno na kumilos kung may mga gabay na laging dapat sundin ng mga halal na opisyal na pampubliko na hayagang nilabag. Ang pagbabawal sa mga korap na pulis ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon sa normin. Malaga na ang mga pulis ay patuloy na magsilbing halimbawa sa mga taong kanilang pinagsisilbihan. Ito ang mensahe ng suporta mula sa DILG-10 hingil sa patakaran mula sa kamkrami na nag-uutos sa mga pulis na pigilang ipakita ang kanilang mga tato sa kanilang katawan. Binigyang din ni Edward Bawani, espesyal na assistant sa regional director ng DILG-10, na ang matagal ng patakaran ng gobyerno ay naging pinatibay lamang ng kasalukuyang opisyal ng PNP. Idinagdag pa rin ni Bagwani ang kahalagahan ng lahat ng mga kawani ng gobyerno na magpakita ng disiplina at maging halimbawa upang magtaguyod ng paggalang sa otoridad. Gayunpaman, ang memorandum circular na pagbabawal sa mga pulis na nagpapakita ng mga tato ay hinaharap ang matinding pagtutol lalo na mula kang Kongresista Jonathan Flores ng Bukidnon District 2 na naniniwalang ang mga tato ay hindi nagtatakda ng karakter ng isang tao at hindi dapat maging batayan para sa gayong patakaran. Noon pa, ang mga pulis na may tato ay binigyan ng tatlong buwan upang alisin ang mga ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng administratibong parusa ayon sa itinakda ng direktiba. Ang laban sa labor on recontracting ay patuloy na isinasagawa ng FFW. Ang FFW ay matatag sa kanilang pagtuto sa labor on recontracting sa pribadong sektor na sumasalamin sa pagpapahalaga ng gobyerno sa papel ng mga manggagawa sa paghanda ng araw ng paggawa. Mahalaga ang proteksyon at papel ng mga manggagawa sa pag-unlad ng ekonomiya, ayon kay Attorney Procolos Sarmen ng FFW. Tampok din si Attorney Russell Halyurina ng Dole 10 ang kahalagahan ng pagkilala sa kontribusyon ng mga manggagawa na siyang bumubuo ng pundasyon ng ating ekonomiya at pagtitiyak na siyang bumubuo ng pundasyon ng ating ekonomiya at nagtitiyak ng kanilang kapakanan at benepisyo. Ang pagtututol at pagsusuporta ng mga sektor ng lipunan tulad ng FFW at DOLE ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtitiwala sa mga manggagawa na siyang tunay na lakas ng bansa. Tatlong bayan sa Bukidnon ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Cagayan de Oro City, opisyal na idiniklara ang mga bayan ng Kibawe, Quezon at Kitautau sa lalawigan ng Bukidnon sa ilalim ng isang estado ng kalamidad dahil sa epekto ng fenomenong El Nino. Ang deklarasyong ito ay bunga sa mga epekto sa kanilang mga pinagmula ng tubig at kalagayan sa agrikultura. Inikayat ni Gilbert Conde, Assistant Regional Director ng Office of Civil Defense 10, ang iba pang mga ahensya tulad ng kagawaran ng pagsasaka na kumukuha ng kinakailangang hakbang upang tulungan ang mga naapektuhang komunidad. Gayunpaman, bawat bayan ay may limitadong akses sa mga pundo ng kalamidad na maaaring hindi sapat dahil sa mga hadlang sa budget.
for the national news. Ayon sa SWS, 46% ng mga sambayanan sa Pilipinas ang nagpapalagay na mahirap sila. Ayon din sa isang survey na isinasagawa ng Social Weather Station at inilabas noong Martes, halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagtuturing sa kanilang sarili bilang mahirap. Ang survey na isinasagawa mula noong Marso 21 hanggang 25 ay natuklasan na 46% ng mga pamilyang Pilipino ang nagpangarap sa kanilang sarili bilang mahirap, na umabot sa halos 13 milyong pamilya. Nananatiling halos hindi nagbago ang porsyento ng mga pamilyang nagtuturing sa kanilang sarili bilang mahirap kumpara noong Disyembre 2023. Ang Visayas ang nag-ulat ng pinakamataas na rate ng nagtuturing sa sariling bilang mahirap na umabot sa 64%, sinusundan ng Mindanao na 56%. Mga lugar sa labas ng Kalakhang Rehiyon sa 38% at Metro Manila sa may 33%. Bukod dito, 30% ng mga pamilya ang nagturi sa kanilang sarili bilang borderline mahirap. Samantala, 23% naman ang hindi nagtuturing sa kanilang sarili bilang mahirap. Ang survey na kasama ang mga panayam sa harapan sa 1,500 na mga adulto ay may margin na sampling error ng plus 2.5% para sa pambansang porsyento. Isang hukuman sa Pilipinas ang huminto sa produksyon ng GMO golden rice dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Isang hukuman sa Pilipinas ang tumigil sa komersyal na pagtatanim ng genetically modified golden rice dahil sa mga alalahanin sa magkasalungat na mga opinyon ng mga siyentipiko hinggil sa mga epekto nito sa kalusugan at kalikasan. Binawi ng Court of Appeals sa Maynila ang biosafety permit para sa commercial ng produksyon ng golden rice na naglalaman ng beta-carotina upang tugunan ang pangmataong pagkabulag ng mga bata matapos ang isang pagtutol ng 14 mga kalaban. Ang desisyon ng korte na inilabas noong Abril 17 ay nag-a-apply din sa BT eggplant, isang pest resistant genetically modified crop, pinagbabawalan ng hatol ng commercial na pagpapalaganap hanggang magbigay ang mga ahensya ng gobyerno na patuloy ng kaligtasan at pagsunod sa legal na mga kinakailangan. Bagamat umasa ang mga eksperto na ang golden rice ay mag-aalis sa pangmataong pagkabulag, nagpapasalamat sa desisyon ng korte ang mga environmental group at mga kritiko ng genetically modified na mga tanim na binibigyang diin ang pangangailangan para sa ekolohikal na agrikultura. And for the international news, isang tycoon ng soft drinks sa Vietnam ang hinatulang magpakulong sa isang kaso ng pandaraya na nagkakahalaga ng US 40 million sa isang hukuman. Ang pinakamataas na tagapagtatag ng soft drinks sa Vietnam ay hinatulan ng 8 taon sa bilangguan sa isang kaso ng pandaraya na nagkakahalaga ng US 40 million, isa sa mga nagdulot ng pangunahing personalidad sa negosyo sa bansa na nahuli sa kampanya laban sa korupsyon. Si Tran Ky Tha, chairman ng Tan Hip Pat Beverage Group, kasama ang kanyang dalawang anak na babae, ay nahatulan ng guilty sa paglilinlang sa mga mamumuhunan tungkol sa mga utang noong 2019 at 2020. Kahit binayaran ng mga mangutang ang mga utang kasama ang interest, tumanggi si Tan na ibalik ang mga ari-arian na ginagamit bilang pampalit, kaya nagresulta sa kanyang pagkakasentensya at ng kanyang mga anak. Ang
Kapitan Hip Pat ay kilala sa kanilang mga bote ng cha at mga energy drink sa isa energy drink at isa sa pinakamalaking kumpanya na inumin sa Vietnam. Nagpayag ng pagsisisi si Tan sa korte at humiling ng pagpapahabag na ipinapa. And for the entertainment, si Angeline Quinto at ang kanyang ng showbiz na nubyo na si Nor Reeve Dakinya ay nagpakasal na. Ang OPM artist na si Angeline Quinto ay nagpalitan ng mga pangakos kasama ang kanyang ng showbiz na kasinta na si Nor Reeve Dakinya noong Huwebes sa Quiapo Church sa Maynila na sinamahan ng kanilang anak na si Selvio. Ang kasalang ito ay dinaluhan ni na Vice Ganda bilang lalaking of honor, Eric Santos bilang tagapamahagi ng sing at Sara Jeronimo bilang flower girl kasama sa mga kilalang sponsors sina Maynila, Mayor Hani Lacuna, Charo Santos Concio, Boy Abunda, Martin Rivera, Regine Velasquez, Lorente Dioge, Cory Vidanes, Vicky Bello at Sasha Padilla. Si Father Rufino June Sescon Jr. ang nagtanghal ng seremonya na susundan ng isang pagdiriwang sa Manila Hotel. Binalak ni Dakinya at Quinto si Selvio noong April 2022 at nagpakasal noong September ng parihong taon. Binigyan nila ng pangalan si Selvio bilang pagkikilala sa yumaong ina na si Quinto na si Selvia Quinto na mas kilala bilang Mama Bob. Si Julia Barito ay pumunta sa Jakarta para sa premiere ng Secret Ingredients. Ipinahayag ni Julia Barito ang kanyang kasiyahan para sa nalalapit na international na seri niyang Secret Ingredients habang papunta siya sa Jakarta, Indonesia para sa premiere nito. Ang seryeng may temang kulinarya na nagtatampok ng tatlong magkakaibang kultura ay nakakatakda nang umere simula sa Abril 30 sa Vio Philippines at Vio Indonesia. Masigasig na inaasam-asam ni Barreto na maranasan ng mga manunood ang puno ng pagmamahal na paglalakbay na puno ng masasarap na lutuin mula sa Korea, Indonesia at Pilipinas. Ibinahagi niya ang kanyang pasasalamat para sa pagkakataon na makatrabaho sa serye at pinatampok ang masayang karanasan sa pakikipagtulungan sa mga kasamahan sa cast at production crew. At para sa sports, ang UST ay nakakuha ng huling Final Four spot sa UAAP Junior High School Basketball. Ang University of Santo Tomas o UST ay nakakamit ng isang pwesto sa UAAP Season 86 Junior High School Boys Basketball Final Four sa pamamagitan ng tagumpay na 87-82 laban sa De La Salle Subel sa Amuranto Arena sa lungsod ng Quezon. Ang kahangahangang performance ni Andueli Cabanero sa ikatlong quarter kung saan siya ay nakapuntos ng 16 sa kanyang 34 puntos ang pagpalakas sa sarili ng UST at nakasiguro sa kanilang pangunguna. Bagaman may huli pang pag-atake mula sa DLSC, nananatiling may lamang ang UST na pinanatili ang kanilang abante at si Kiam De La Cruz ang nagtatakip sa panalo sa pamamagitan ng clutch free throws. Ang UST ay ngayon ay haharapin ang National University Nazareth School sa semifinals, habang ang Far Eastern University Diliman ay magtatapat naman sa University of the East sa isang NBA. Ang sunod-sunod na 3 puntos ng Heat ay nagulat sa Celtics na nagpantay ng playoff series. Ang Miami Heat ay napantay sa NBA Eastern Conference Playoffs series sa isang 111-101 panalo laban sa Boston Celtics na pinasigla ng maraming 3-pointers. Bagaman wala si Jimmy Butler na may injury, ipinakita ng Heat ang balanseng pagsisikap sa opensa, kung saan si Tyler Herro
ang nangunguna sa puntos na may 24 puntos ang katiyakan ng heat mula sa labas ng arc na pag nagmamalas ng 23 pointers kumpara sa 12 ng Boston ay nagpapakita ng determinasyon. Si Jaylen Brown ang nangunguna sa Boston na may 33 puntos at kabiguan. Ang matibay na tugon ng Miami sa Game 2 matapos ang matinding pagkatalo sa Game 1 ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na makipagsabayan. Samantala sa Western Conference, nakuha ng pangunahing siyang Oklahoma City Thunder ang 124-92 na panalo laban sa New Orleans Pelicans na nagdala ng 2-0 series lead. Si Shai Gilgeous-Alexander ang nanguna sa Thunder na may 33 puntos, suportado ni Chet Holmgren na may 26 puntos. Pinamunuan ng Thunder ang buong laro. Panatilihin ang doubling digit na abante mula sa ikalawang quarter hanggang sa huli. Ang serye ay maglilipat ng Game 3 sa New Orleans sa Sabado. At para sa international feature, maraming nominasyon ng mga parangal ang natanggap ng mga Pilipino sa Broadway. Ang mga nominasyon sa parangal sa teatro ay inihayag na pinararangalan ang mga Pilipino-Americans sa on at off Broadway para sa kanilang mga natatanging kontribusyon. Ang prestihiyosong nominasyon sa 2024 Drama League Awards ay kasama ang unang all-Filipino cast musical na Her Lies Love na may mga pagkilala para sa natatanging pagpapanibago ng isang musikal. Natatanging direksyon ng isang musikal para kay Alex Timbers at isang parangal sa natatanging pagganap para kay Conrad Recamora. Nakakuha rin si Recamora ng nominasyon para sa Oh Mary kasama si Evan Nobilisa na kinikilala para sa kanyang pagganap sa The Great Gatsby. Bukod dito, kumita rin ang Her Lies Love ng dalawang nominasyon para sa 2024 Outer Critics Circle Awards. Ang mga nagwagi ay ihahayag sa Mayo para sa parihong seremonya. At para sa national feature, plano ng Mega World na magtayo ng museo sa Mactan, Cebu. Ang Mega World, isang pangunahing tagapag-develop ng property, ay nagpahayag ng plano na itayo ang Mactan World Museum sa Mactan, Newton Township sa Cebu, na layuning ibalik ang kasaysayan ng pagtatagpo ni Ferdinand Magellan kay Lapu-Lapu at ang kalakalang galyon ng Maynila. Ipapamalas ng museo ang mga koleksyon, artifacts at interactive na display sa mga mahalagang pangyayari sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Nag-aalok ng isang immersive na karanasan sa panahon ng kolonsalismong Espanyol ang mga bisita. Bukod dito, magtatampok ito ng mga performance hall para sa mga sayaw ng Espanyol, multimedia exhibits at mga aktibidad na may kaugnayan sa kultura ng Pilipino-Espanyol. Pinangangasiwaan ni Danny Alvarez ang museo na magiging ika-apat na museo property ng Mega World at inaasahang magbubukas sa loob na susunod na 3 taon. At para sa trivia, ang Balaenopteria musculus, kilala rin bilang blue whale. Ang blue whale Balaenoptera musculus ang may hawak na titulong bilang pinakamalaking hayop sa timbang na umabot sa hanggang 160 tulinada o 352,739 kilos at may average na haba ng 24 meter o 80 feet. Gayunpaman, ang pinakamahabang hayop na naitala sa isang bootleg swarm ang isang kahangahangang halimbawa sa isang balyenang asul na nahuli sa Southern
OSHA noong 1947 na may bigat na kahangahanga na 190 tonelada, 418,878 kilos at may sukat na 27.6 meter o 90 feet 6 inches sa haba. Karaniwang may sukat na 6 to 8 meters o 20-26 feet at bigat na hanggang 3 tonelada o 6,613 kilos ang mga bagong silang na anak ng balyena. Ang kahangahangang paglaki ng isang balyenang asul na babae mula sa isang maliit o bom hanggang sa mga 26 tonelada, 57,320 kilos sa ilalim ng halos 23 na buwan ay isang kahangahangang tagumpay na kumakatawan sa 3 beses na pagtaas sa timbang. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy at makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rub sa YouTube channel. At maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rub News Channel Cagayan de Oro. Muli, ihinihiling po namin na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw.